In this lesson, we will be talking about the types of algebraic curves. So, our algebraic curves has four types. We have type 1, type 2, type 3, and type 4. Ano yung pinagkaiba nitong mga algebraic curves na to? For the type 1, we have y is equal to a polynomial in x. And for the type 2, we have the polynomial in x over a polynomial in x. And for type 3, we have y squared is equal to a polynomial in x. And for the type 4, we have y squared is equal to a polynomial in x over a polynomial in x. Okay, so for the curves of type 1, we have here our problem, trace and discuss the curve y is equal to x cubed plus 3x squared minus 10x minus 24. So, i-determine muna natin first yung mga properties niya. So, the first property is the range. No? So, for the range, as you can see here, since type 1 ito, wala namang restriction. So, lahat ng y natin ay may value. So, meaning, for our range is any value of y such that y is an element of real number. And for the domain, we have, no, so wala naman tayong restriction, walang discontinuity yung function natin of type 1. So, lahat ng x, no, any value of x such that x is an element of real number. And the third one, we will determine the symmetry. So for the symmetry, let us going to try if we are going to substitute negative x to x. So what will happen? Kung makikita natin dito, since ito, yung part na to, pag nag-substitute tayo ng negative, that would be negative and this would be positive. So that would change the sign of our function, no? So meaning, so if that is the case, ang mangyayari dito sa function natin, we'll be having y is equal to negative x cubed plus 3x squared plus 10x minus 24. So as you can see here, nabago yung function natin, naging positive siya dito, naging negative naman siya dito. So we can say that there is no symmetry with respect to the y-axis. Kasi dito tayo nagtitest sa x. No? So, next, we have to substitute the negative y to y. And ang mangyayari dito, so of course, magiging negative y is equal to x cubed plus 3x squared minus 10x minus 24. So, nag-change yung ating function. As you can see here, from the y ay naging negative y na siya. So, we can say that there is no symmetry with respect to the x-axis. Kasi po, dito tayo sa y, nagtitest. So, since if we are going to substitute simultaneously the negative x and the negative y, the values of x and y respectively, so, ang mangyayari doon ay mag-change yung function natin. So, we can also conclude that there is no symmetry with respect to the origin. Okay? So, ang kasunod na pag-uusapan natin is the intercepts. For the intercept, kung titingnan natin, kailangan nating alamin, no, yung roots ng ating function. So, sabi ko nga, ang magiging basihan natin ay ito, si negative 24. Pero, sige, mag-try lang tayo mag-solve. Pero, sa totoong buhay kasi, pag degree 3, kayang-kaya ng calculator yan. No? As you can see, we have our equation 5. Tapos, degree 3, that's 4. So, we have here 1. And then, 3. Tapos, we have here negative 10. And then, you have here negative 24. Ayan.
So, lumalabas na yung roots natin ay positive 3, negative 2, saka negative 4. No? So, kung manual ang gagamitin natin, we can say that ano ba yung mga factors ng negative 24? Ano mga factors ng negative 24? We have negative 3 times 8. Ano pa? Negative 8 times 3. We have 12 times 2. Negative yung isa. Negative 2 times 12. Tapos 24 times 1. Negative yung isa. Negative 1 times 24. Ano pa yun may mga factors ng 24? Meron pa ba? 6 times 4. Diba? 6 times 4, 24 din. Negative 4 times. So medyo madami-dami. No? Kaya paswertihan din talaga kung yung una mong makita ay yung factor niya. So, o kasi nakita ko na kanina kay calculator na ito ay isa sa mga factor, edi siya na yung gagamitin ko. So, I have here 3. Synthetic division tayo. So, 1, 3, negative 10, negative 24. So, you have here 1, 3, this is 6, this is 18, this is 8. Times 3, so 24, that is 0, so wala kang remainder. So, 3 here is a factor. Yeah? And this is x squared plus 6x plus 8. At ito naman ngayon yung ipa-factor out natin. So, si 8 ay 2 times 4. Tsaka negative 2 times negative 4, 8 times 1, at saka negative 8 times negative 1. Pag inadd natin to, siya ay 6. Negative 6 naman to, pag inadd natin, this is 9, this is negative 9. Pero kung titingnan natin, our second term here is positive 6. So this is positive 6, meaning the positive 4 and the positive 2, yun yung mga factors. Kasi po, itong 2 at saka 4 na nakuha natin, factors yan. Yan. Plus 2 at saka plus 4. So meaning, kapag kinuna natin to, that is x is equal to negative 2 at x is equal to negative 4. So, ito yung totoong roots. Yan. Negative 2, negative 4, and then the 3. So, since alam na natin, i-ano natin ha, ilagay natin yung factored form. That is, kung 3 yan, that's x minus 3. Tapos dito, that's x plus 2. Tapos we have here x plus 4. Okay. So, yan yung tatlo niyan. So, for the intercepts, the x-intercept, we have 3, negative 2, at saka negative 4. So, sila yung mga x-intercepts. So, for the y-intercept naman, madali lang naman mag-y-intercept kasi isi-zero mo lang lahat ng x. No? So, nung high school ako, ang tawag ng teacher namin doon na kada Iloilo is takop-takop system. All you have to do is to takop all the x and then you have your y-intercept. No? Takpan mo lang lahat ng x, wala na yan, wala na yan. So, matitira negative 24. So, the y-intercept is negative 24. So, usually, dinidenote natin ito as B. No? So, you can denote this as other letters. Okay lang naman. Pero usually, yung B, pag-aari talaga yan yung y-intercept. Okay. So, we already have the value of our x-intercept, the y-intercept, and let's check for the asymptotes. No? So, kung titingnan natin, since we are in type 1, since nasa type 1 tayo, wala tayong asymptote for type 1. Usually, nagkakaroon tayo ng asymptote doon sa kay type 2 at saka dito kay type 4. No? So, sila lang usually nagkakaroon ng asymptotes kasi sila yung may mga denominators. So, for the asymptotes, so we can say that no asymptotes.
And then, how about the regions? No? Aalamin natin yung regions. So, gagawin na natin yung ginagawa natin kanina, yung plus minus plus minus. So, for the x minus 3 and x plus 2 and then x plus 4, tapos pag binag-multiply natin lahat, you have the y. Ayan. So, magkakaroon tayo ng at x minus 3, magsisiro yan siya sa positive 3. Ayan, zero yan siya dyan. Tapos dito, magsisiro yung x plus 2 sa negative 2. Tapos magsisiro din yung x plus 4 sa negative 4. Ayan. So, for x minus 3, zero siya dito. Positive sa kanan, negative naman siya sa kaliwa. For x plus 2, zero siya sa negative 2. Positive sa kanan, negative naman siya sa kaliwa. For this, zero siya dyan. Positive sa kanan, negative naman siya sa kaliwa. And for the y, we just have to multiply the three factors. So, negative, negative, negative. So, this is negative. This is 0. This is negative, negative, positive, positive to. 0 to. Negative, positive, positive, this negative. 0 to, positive naman to. So, nakikita natin dito, for the regions, no? For the regions, all values from the negative infinity up to negative 4, negative yung values natin dyan. And from negative 4 to negative 2, positive naman tayo dyan. Between the negative 2 to 3, that's negative. And 3 to the positive infinity is positive. So, i-graph natin yung ating function gamit itong ating natutunan ngayon ng mga elements. So, tingnan natin kung ano yung magiging itsura. Tapos, samahan natin ang differential calculus para naman ano, para naman may challenge. Ayan. So, tingnan natin. Sa negative 4, no, sa negative 2, 0 siya dyan. Sa negative 4, 0 din siya dyan. Dito sa positive 3, 0 din siya dito. Yung kanyang y-intercept ay negative 24. So, lagay ko na dito. Negative 24. Tapos, ano yung mga regions na i-ano natin? Lagyan ko siya ng ano, line. Para lalagyan ko ng pula yung mga part na hindi siya kasama doon sa may graph natin. No? Para maalis natin. So, dito sa negative, no? Dito sa negative 4, papuntang negative infinity, negative daw siya. So, yung sabihin, wala tayong graph dito sa region na yan. Yun yung tinutukoy nating region. Tapos, dito sa may pagitan ng negative 4 to negative 2, positive siya dyan. So, ibig sabihin, wala tayo dapat graph dito sa baba. And in between the negative 2 to negative 2, positive 3, negative siya dyan. So, wala tayong graph dito sa taas. And after the 3 to the positive infinity, positive siya. So, meaning, wala tayong graph sa baba. Okay? So, ngayon, kung i-sketch natin yung graph natin, ito yung magiging itsura. So, negative siya to the negative infinity. Tapos, aakit siya dyan. Tapos, bababa siya dito. Pupunta siya doon sa negative 24. Tapos, aakit naman siya doon. Papunta doon. Yan. So, ibig sabihin yan ngayon yung graph niya. Ngayon, aalinin natin ano yung value nitong highest point? At ano yung value ng lowest point? Si negative 24 ba yung lowest point? O nandito yung lowest point? No? Or nandito sa kabila? No? Yun ngayon ang trabaho ni differential calculus. Tingnan natin. So for this, if y is equal to x cubed plus 3x squared minus 10x minus 24. Yan. Kukunan natin yung first derivative. Ah, wait. Bakit ito 2? 3 ito. Diba? Kasi yan ay 3x squared yung differential. So, mali. Okay. So, try natin. Ulitin natin. We have 3, tapos 6, tapos negative 10. Makikita mo rin sa graph na hindi totoo yun na solve mo. Ayan.
So, 1.08 at saka -3.08. Yan. Kasi nagtaka kanina kasi yung 4 point something ay nandito rin sa kabila. Hindi yung highest point kasi negative na sa negative na yun, kabila na yun. No? So, ibig sabihin, itong highest point na to, yan, ay may coordinate na -3.08. Tapos, itong isa ay nasa 1.08. Yan. Nandito pa yung lowest point na yan. So, yun yung, mas makukorrect natin yung graph natin. So, this is 1.08. Ngayon, aalamin natin ano yung value ng y para dyan at para doon. So, ang gagawin natin ay isa-substitute lang natin dun sa equation. Sa-substitute natin sa original equation, no? Hindi dito sa equation ng ano, ng first derivative. So, ang gagawin natin, we will substitute that to the original equation. So, x cube plus 3x squared minus 10x minus 24. Tapos, ika-calc ko siya ng 1.08. So, lalabas negative 30.04. So, ito yung point na to ay may coordinate, lowest point ay 1.08, comma, negative 30.04. Yun yung minimum point para doon sa minimum maxima natin. Tapos, ika-calc natin yung negative 3.08 at magkakaroon tayo ng 6.04. So, sabihin ito, yung highest point na to, yung maxima, ay may coordinate na negative 3.08 comma 6.04 based dito sa computation. Okay? Dagdagan natin ng another application pa ni differential calculus. Since our first derivative is 3x squared plus 6x minus 10, no? Our first derivative is 3x squared plus 6x minus 10. Kunan natin ang second derivative. That is 6x plus 6. Yan. Yan yung second derivative natin. Kung ito, i-equate natin sa 0, we can say that this is 6x is equal to negative 6x is equal to negative 1. No? Sa x is equal to negative 1, ayan, yung negative 1, doon daw natin makikita yung point of inflection. Ano yung point of inflection? Ito yung region na kung saan yung curve natin is nag-change from concave downward, parang turning point, no? Papuntang concave upward. Ito yung boundary. Yun yung location ng second derivative is equal to 0, no? So, alamin natin yung specific na location. If x is equal to negative 1, ika-calc ulit natin doon. So, calc negative 1. That is, negative 12. Ibig sabihin, dito sa point na to, na negative 1 kama negative 12, doon ang location ng tinatawag nating point of inflection. Ayan.